Hi guys, good morning. So yes, kanina kasi nag-film ako guys is ano, biglang nag-brown out regarding sa brown out yung film ko kanina. Ayun, yung kinakatakutan kong pangyayari sa buhay bilang isang online teacher ay dumating na. Yan ay ang power outage. No, wala nang kuryente, magba-brown out daw kasi bagyo ay parating ngayon. Akala ko kagabi bumagyo na kasi ang lakas ng bagyo kagabi. I mean, hangin and then ulan. Na hanggang ngayon pala naalala ko, Jeric, hindi mo pa inaayos yung takip ng sasakyan. And hintayin mo lumipad yun lahat. And then, ano pa ba? Ayun, ang hirap guys. So, kung sino man sa inyo ang gusto mag-apply bilang ESL o online teacher ng international company, ito ay isa sa inyong paghandaan. Hindi ko kasi ito napaghandaan kasi 1 month pa lang naman ako, dahil wala man akong pangbili ng ano, ng power supply o ng generator, kasi generator cost I think nasa 15,000, yun ang pinakamura. Siguro makakabili ka ng second hand pero nasa mahal pa rin siya. Ang dami kong problema. And then pwede din daw bumili ng ano, UPS, an interrupted power supply yon, kaso it will not take a long time, para hindi rin niya kakayanin yung whole day na naka-on ka lang. So hindi ko alam na nag-announce daw kanina ang barangay na just in case meron daw brownout na alas 9. Sobrang nanalangin ako, Diyos ko, kasi may klase ako ng alas 9 hanggang alas 10. So ayun, absent yung estudyante ko. Absent yung estudyante ko, kaya yun, nakahinga ako ng isa. Pero may isa pa kasi dalawa ang estudyante ko ngayong umaga. Isa mamayang tanghali, and then mamayang gabi ang madami akong estudyante. Sana hindi siya mag-brown out. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko kung magba-brown out. So yun guys, yun ang isa sa problema ng isang online teacher. Kasi naka-rely tayo sa ating internet service provider. Yun pa pala ang isa. Minsan kasi nagme-maintenance or basta nagme-maintenance naman sila ng kanilang system dun sa service provider. Biglang nawawalan tayo ng internet. Yun, isa rin yun sa ating problema. Kaya minsan, kailangan talaga nating mag-provide ng meron ako dun. Kanina kasi pinakita ko, ngayon kasi hindi ko na maipapakita kasi nandun na siya, nakakabit na siya sa laptop, kasi just in case na mag brown out talaga, meron akong backup na laptop ng asawa ko. And then ano pa ba, yon, pocket wifi lang yon, na ang tagal-tagal na noon sa bag ko, kasi hiningi ko lang yon sa ate ko way back. I think nasa 4 years and more na siya na hindi ko nagagamit. Na luckily nagamit ko siya one time before, kasi nawalan din kami ng internet kasi hindi nabayaran. Ayun, biglang na stress din ako that time kasi walang internet. So luckily nagamit ko siya, so na ayun, kaya meron akong backup na wifi, pocket wifi. And then ngayon luckily naman, sabi nila magba-brown out ngayon, na luckily ulit ay walang pasok yung asawa ko, magagamit ko yung laptop niya. Kaso hindi pwedeng magtagal, hindi forever nagagamitin ko yung laptop niya as my backup, kasi company laptop yan sa company nila. And then ano pa ba, kagabi ang lakas na ng hangin, so I made sure na chinarge ko lahat ng power bank, ng wifi, tsaka yung laptop niya hanggang ngayon naka-charge. So yon. And then siyempre pag brown out walang ilaw, buti na lang yung ring light na nabili ko is pwede siya sa power bank. So ayan, I think I'm ready, and sana pa rin, I'm hoping and praying na sana hindi mag brown out, kasi sobrang napaka stress ng brown out. Kasi laptop, hindi rin masyadong malinaw yung camera niya, buti tong camera ng ano, ng Afertech is malinaw ganyan. And then ano pa ba, so yun guys, if you wanted to apply in a call center, ay in an ESL company, you have to provide, hindi naman to as in super duper na kailangan mo na siyang i-provide agad. Slowly but surely, I mean ba,
pag-ipunan talaga. Kaya yan yung naisip kong pag-ipunan ko nga yung generator na yan. Kasi hindi lang naman dahil dito. Pwede ko rin siyang magamit sa, if ever na sa probinsya namin, brownout, ganyan. There were instances na mag-brownout. Meron kaming, generator, ganon. Meron naman kaming sasakyan, pwedeng mag-charge doon. Kaso wala kaming, car charger. Bumili kami dati kaso nasira. So, there is no means of charging. So, hoping and praying talaga ako na sana hindi mag-brown out. Kasi, bawal mag-absent. I mean, kasi may book class na ako eh. Siyempre, hindi maiintindihan ng China yung reason natin na, kasi may bagyo, may ganito, ganon. Kasi bayad nila yan eh. So, strict, kaya kailangan, kung kinakailangan siguro nating bumili ng sangkatutak na na backup, bibili tayo. Pero ako kasi wala. 1 month pa lang naman kasi ako sa 5-1 talk. Siyempre, napakahirap naman para sa akin na mag gather na agad ng backups. Kasi ang mahal kaya, hindi naman siya mura. Thousands naman siya. So, yun, kanina, habang nag-film din ako ng regarding this matter about the the brownout, biglang nag-brownout talaga, so hindi din na-save. And then, ayun, finilm ko ulit ngayon. So, I hope and pray to God na sana hindi siya mag-brownout. Sana hindi po, para hindi ako magkaroon ng problema. Kasi ayaw ko na ma-mark as absent. And then, yun, I'm hoping and praying to God na hindi ako ma-mark as absent. And then, I'm hoping and praying na sana umalis na tong bagyong to. I'm hoping and praying na sana hindi mag-brown out. So, yun lang guys. Thank you for watching my vlog and my video today. May klase na naman ako. Sana hindi mag-brown out. Sana matapos ko to. And then, yun. If you guys wanted to apply in an ASL company, you just, I will drop my link over there for referral. Pwede kayo mag-apply doon directly. And then, you have to try. You should try. Kasi enjoy siya. Enjoyable. And then, masarap naman ang kitaan. So, yun lang guys. Thank you for watching my vlog and my video. Bye-bye!